Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Gis ng gabi, huling namataan yung sentro ni Bagyong Igme sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour, pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito, pahilagang kanluran sa bilis na 40 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite images dahil sa pinagsamang epekto ng nasabing bagyo at ang patuloy na pag-iral ng habagat sa Luzon at Visayas, malaking bahagi ng Luzon, pati na rin itong western at eastern sections ng Visayas, makaranas ng mataas na chance na makulimlim na panahon ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Sasamahan yan ang mga chance ng makalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao, posible naman yung mga chance ng thunderstorms ngayong gabi hanggang bukas. Ito yung mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan. At ito nga yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Igme. Makikita natin dito sa ating track na malapit na itong sentro ni Bagyong Igme sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan rin natin na bukas sa madaling araw ay makakalabas na ito ng ating PAR. And habang nasa labas na ito ng ating PAR, sa area ng East China Sea, magbabago yung galaw nito. Magiging west-northwestward yung paggalaw nito bukas at magiging west-southwestward pagsapit ng Linggo. So throughout the forecast period, mapapanatili ni Igme ang lakas nito bilang isang tropical depression. Gayunpaman, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na saglit itong maging bilang or maging saglit na tropical storm itong si Igme sa ating forecast period. And pagsapit naman ng late Sunday ay tuloy ang hihina or mag-weekend itong si Igme into a low pressure area dito sa northern portion ng Taiwan.